Nag-aalala ang Chamber of Customs Brokers Incorporated na baka bumagal ang transaksyon sa customs kapag itunuloy ang military takeover na nais si Pangulong Duterte. Critical pa naman kapag papalapit ang Pasko dahil dumarami ang paparating na shipment. Ang mga kasundaluhan natin, they are not trained, no, in the area of customs, no, kasi ang customs natin ngayon hindi lang naman na prevention and suppression of smuggling, pero ito ay collection of lawful duties and taxes and trade facilitation. Sa operasyon sa Bureau of Customs, mahalaga daw ang mabilisang pagproseso sa mga dokumento para mapalabas agad ang shipment. Kapag nagkaroon ng delay, pwede itong mauwi sa dagdag bayarin para sa mga importer, gaya ng storage fee at warehouse fee. Talagang ano yan, no? Magkakaroon ng domino effect. At the end of the day, ang nagsasuffer, yung mga consumer. Ang samahan ng mga manufacturers na Federation of Philippine Industries gustong subukan ang nais ng Pangulo kung ito naman daw ang makakalutas sa problema ng korupsyon at shabu smuggling sa customs. Si ang Pangulo at yan ang tingin niya. Let him try it first. Ngayon, pag pinatakbo na yan at nakita ang may mga diferensya, well, that's another way of looking at it, no? Ang puno ng oposisyon, ang nais ng Pangulo, labag daw sa Article 16, Section 5 ng Saligang Batas na nagbabawal sa pagtatalaga sa isang miyembro ng Armed Forces sa anumang civilian position. Gate ng Malacanang, hindi unconstitutional ang gagawin ng Pangulo dahil hindi naman daw ia-appoint ng Pangulo ang mga sundalo sa mga posisyon sa customs. These people will be there first to make their presence felt, to create the military presence that hopefully will intimidate those corrupt people there. June Veneracion, GMA News.